Hello, magandang araw po sa ating lahat. Muli ating mga masugid na tagasubaybay. Ipagpapatuloy po natin sa inyo ang ating paglalahad kung paano tayo magbalot. Kung natatandaan nyo, sa nakaraang araw po natin, ito po yung ating mga bulaklak na hinugasan. Ngayon ay nasa procedure na po tayo ng pagbabalot. At bago po natin ipagpatuloy ay maaari po bang ipakisuyo sa inyo na mag-subscribe po kayo sa page na ito, mag-like po kayo upang sa ganun ay marami pa tayong mga kapwa magmamangga at mga nais sa pumasok sa ganitong uri ng hanap buhay ang makasama natin sa ganitong paglalahad at may matutunan sila ng kahit kaunti lamang sa ating mga karanasan sa larangan po ng pagmamangga. Ngayon ay ipakikita ko po sa inyo yung size ng ating mangga na kung saan ay magpo-procedure na po tayo ng ating pagbabalot. Narito po yung ating pambalot. Ito po yon yung papel ng ating pambalot. Then, ito yung ating stapler. Ito pong stapler natin ay lalagyan po natin ng staple wire. Yan. Ito po yung ating staple wire na siya nating ilalagay sa ating stapler. Ayan. Yan ang unang step. Yan. Then, ito po yung ating gawa na pambalot. Pakikita po natin sa inyo yung ating mga babalutan. Ito po, kaya natin babalutan sa ganitong edad. Sapagkat gaya po ng sabi namin sa inyo, yung ating pinakamabigat na kalaban ay yung tinatawag nating kurikong. May ilang piraso na po kasi kaming nakita na sinyalis na tayo ay pinapasok ng kurikong, yung seed fly, na kung saan ay magpasa hanggang sa ngayon ang mga chemists natin mula po sa Department of Agriculture ay talagang wala pa pong silang sapat na batayan para meron tayong direct na anumang uri ng insecticide or pesticide na maaaring pumuksa dito sa mapaminsalang seed fly na kung tawagin namin kapag ito ay pumasok sa ating mangga ay kurikong. Ito po, pakikita po sa inyo yung paraan ng pagbabalot. Ito po yung isang panicle kung saan ipapasok po natin ito. Yan. Yan, papasok natin. Then, ipopold po natin in the top. Then, stapler. Yun. Ang purpose po na ito ngayon, hindi na siya mapapasok ng insekto. Lahat po yan, to the top, to the under, ayan. Ala po siyang papasukan, lahat po yan ay nakasarado ng staple wire. Ayan. Kaya ito po, ihintayin natin itong lumaki hanggang sa maging matured. At ito na po yung pipitasin natin sa araw po ng ating pag-harvest. Imagine nyo mga ka-brother and sister, tulad po ng panikil na to, ito po yung ating naging resulta ng ating paghuhugas. Kung titingnan ninyo yung ating mga lumalaking butil, ito sa bawat panikil ay meron tayong aasa na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, then itong ating nakabalot. Sa 10 nating bunga na to, makakuha lamang po tayo ng 3. Sapagkat ito po ay darating sa stage ng 55 to 65 days, magkakaroon po ng dropping ang ating mga mangga na kung saan siya ang kusang maghuhulog ng mga bunga na hindi naman dapat niyang patuloyin. Kaya huwag magtataka ang marami sa inyo kung bakit sa ganitong edad at nagbalot po kayo, magdadrop po ang ilan sa sabihin nating 30 to 40% ng inyong binalot ay magdadrop. Ginagawa namin to hindi para kumita yung magbabalot, kundi inaagapan po natin ang pagpasok ng kurikong. Sapagkat once na mapasok to at hindi natin napigil, before matapos ang 1 week na to na darating, wala na tayong manggang babalutan. Ganong kalupit yung ating kurikong. Kaya yan ang pinakamatindi nating kalaban after po tayo na maghugas. Kaya naman, pagmasdan po ninyo, meron na po tayong mga portion na nakabalot. Yan po yung mga nauna nating mga butil ng mangga na halos nasa peanut size na po siya. At tulad po nito nasa ibabaw na to.
Kulit po niya. Ayan. Abutin po natin itong nasa ibabaw. Ayan. Yan po. Ayan eh. Masarap na pong balutan yan. Okay na po yan. Yan na po yung mga size na pwede na po natin balutan. Na, ito po eh, magtutuloy na po ito. Magtutuloy na po yan. Yan. Tulad po nito. Ito to. Ito. Magtutuloy na po yan. Yan. Magtutuloy na po yan. At pakikita ko po sa inyo yung spot ng kurikong. Pakikita po sa inyo. So, narito po yung ating mga bunga na siyang pinipinsala po ng tinatawag nating kurikong. Ayan. Tingnan nyo po kung gaano po siya kaliit pa lamang ay kinakagat na po siya. Ayan, ayan. Ayan po. Ito po yung ating tinatawag na kurikong. Ayan. Ayan. Nag-apply na po tayo ng preventive para nang sa ganun ay kahit papani maiaboy po natin yung mga seed fly. Kaya kung mapapansin po ninyo, medyo naakantala po natin. Yun lang ang tanging paraan natin upang sa ganun umabot po tayo sa size na hinahanap natin sa ating mga butil para po ating mabalutan. Kaya po talagang sakripisyo sa ganitong panahon kung dumating sa time na nariyan naman na po yung kalaban nating seed fly. Sa mga nagdaang panahon, sa wet season, ang kalaban po natin ay yung mga malalakas na bagyo. Ngayon naman, papunta tayo sa dry season na kung saan ay sa tagal po ng aming karanasan, sa tuwing sasapit ang taglamig sa madaling araw, na nararamdaman po natin yung lamig sa madaling araw, ay nun po namin napapansin na yung pag-atake po na seed fly ay lumalakas. Kaya naman ngayon, ito po yung ating naging pagsisiyasat sa ating mangga. Nakita po natin ito sa ating paghuhugas, kaya naman nagbigay tayo ng utos sa ating mga tao na ito ay paamuyan po nila. Kahapon lamang po ay pinaamuyan po namin ito, kaya naman sa ngayon ito ay mga ilang araw na po itong kagat, itong pinakikita ko sa inyo, mga ilang araw na po itong kagat na seed fly. Sa ngayon wala pa po ako nakikita ang panibagong kagat na seed fly. Kaya sana magdire-diretso na po. Sa araw ng bukas ay mag-a-apply po muli kami ng tinatawag namin pabaho para nang nun sa maiaboy po natin yung ating maaboy po yung seed fly na siyang giging sanhi po ng kurikong. Pero sa ngayon po, ito dire-diretso naman po lumalaki yung ating mga butil. Ayan. Mapapansin po ninyo anong ating hugasan to ay maliliit lamang. Ngayon ay unti-unti na po siyang lumalaki. Ayan. Marami na po tayong panikil na maaari na pong balutin. Ayan. May mga tao na po tayo nagsisimulang magbalot dyan sa gawing itaas. Sapagkat ito pong area na ito, ito po yung area ang nasa dulo. Ito po yung malapit sa sapa namin tinatawag. Ito po yung pagmustan po ninyo. Ayan po yung mga butil. Ayan. Ayan yung mga butil. Ayan po sa gawing itaas. Ayan. O, meron po tayong nakita na isang piraso na may kagat. Ayan. Ayan po. May kagat po yan. Ayan. Yun. Tinanggal na po natin para wag na po siya humawa. Ito. Ayan. Ayan po, ayan. Yun. Kaya, makikita po ninyo, sa ngayon naman, maaaring maunahan pa po natin yung seed fly. May mga parating pa po tayong mga tao na magbabalot. Sa araw po ng Sabado, narito na po sila. At ito ay lalagyan natin ng kultong tao para nang may maisinip na po natin yung ilang mga napalutan ay dyan po sa gawin side na yan. At sa taas po, yun, nakikita nyo po mula po rito hanggang doon sa itaas ay lahat po yan ay may daladala po itong mga bulaklak. At ngayon ay bunga na nga po, malaki na siya sa tinatawag naming gabunggo, at yung iba po yung mais, at yung iba po ay peanut size na. Sapagkat ito po ay binomba namin ng 24, 25, 26, kaya 3 days po namin itong tinatrabaho. Nandito po tayo ngayon sa tabi ng sapa kung saan pinakita po namin ng isang araw sa inyo. Ito kami humiritis. Ayan, pwede. Ayan po. Ayan na po yung mga bunga. Ayan, ayan. Ayan. Ayan po. Ayan. Minihikita na tubig patungo po rin sa ating mga mangga. Ngayon kasama ko po yung aking mga kids. Ayan po yung aking bunso. Ayan, ayan, ayan. Ayan po ang aking bunso. Ayan, ayan. Makulit. At ngayon lamang po nakarating dito
at hindi ko mapigil at tuwan-tuwa sa sapa. Ilan po siya nakakita ng sapa. Ayan po, kaya kahit na anong gawin ko hindi ko mapigil, hinayaan ko na't nang magkaroon naman po ng experience sa ganitong mga lugar. Sapagkat siya po ay walang ginawa kundi mag-module. Sa araw-araw ay puro module lang po ang kanyang inaasikaso. Kaya ngayon lamang po siya nakalayo. Narito na po yung ating mga sprayman na kasama natin. Ngayon ay pinagbabalik po natin sila. Ayan, makikita niyo po sila ngayon. Pagbalik na po sila. Upang sa ganun ay maagapan po natin yung ating tinatawag na pagkasira ng sanhi po ng kurikong. Ayan po sila. Ayan. Makikita po ninyo yung hagdan, yung ating mga ladder upang sa ganun ay maabot po nila yung ating mga bunga. Lalapitan po natin sila. Yung isa nating nagbabalot, ayan po siya sa taas ng ladder na makikita nyo, isa-isa po yung pwede nilang balutan. Ayan po ay hindi pa po natin balutan sa yung lahat sapagkat maliliit po yung iba. Kaya naman pinipili lamang po yung mga halos peanut size para nang nun ay yun po yung mga sigurado na po na magtulog. Tulad po na ito. May natitira pa po tayo mga isa, dalawa, tatlo, apat. Hintayin natin. Alin man sa apat na yan, maaaring dalawa, tatlo, o maaaring silang apat, o maaaring isa. Ang sumibol pa para maging ganap na mangga. Sapagkat, dating po ng 55 nga po, hanggang 65 days, mag-form na po yung ating mangga. I-applyan pa po natin ang foliar fertilizer after 2 to 3 days. Applyan natin sila para makita natin yung pag-develop ng mga mangga. Kasi ang butil po ng mangga ay nagsisimula po ang development yan pagdating po ng 45 days hanggang 65 days. Tuloy-tuloy ang develop ng ating mangga. Maiwasan natin yung pagkaampaw na tinatawag natin yung mga piyuko. At kung minsan hindi po naiwasan yung mga view po natin lalo na sa ibang panahon at dahil sa ginamit natin fungicide na pangapit po natin ng marami sa kanila, at least may sure na tayo na matutuloy na mga bunga. Yun ang mahalaga po sa atin. 1, 2, 3 in 1 panicle is the best para sa bunga ng ating mga mangga. Ito po yung ating isang ladder. Ito po yung ginagamit natin para maabot natin yung mga matataas na sanga ng ating mangga. Ay iseset po natin siya para makuha po natin. Pero po nito, marami po ritong butil. Iseset po natin siya. Kung sa ganun, makuha po natin. Ayan. Para po actual ninyong makita pa paano namin tinatrabaho ito. Yan. Yan na po, nakaset na po. Yan. Para makita po ninyo kung paano natin ginagawa. Kada isang butil po ng mangga ay pipilitin po natin mabalutan. Kung sa ganun, masigurado natin na ito po hindi na po masisira.
ganyan tayo nagsasakripisyo, kaya naman yung mga kapwa nating magpamangga, alam nila ang lahat ng trabaho nito. At sa mga hindi po nakakaalam, ganito po namin kamahal yung aming trabaho. Kaya naman gaya ng sabi po namin sa inyo sa mga nagdaang araw, yung bawat bagay na ginagawa natin, bagamat mahirap para sa atin, ay hindi natin inaalintana yung anumang pagod na nararanasan natin basta't masaya tayo at mahal natin yung ating ginagawa. Kaya naman bagamat sa nakaraang mga buwan ay nalugi na tayo, ito rin po yung area kung saan na-i-upload namin, pinakita namin sa inyo na nangahulog po ng bagyong Ulysses yung ating mga bunga ng mangga. Sa ngayon ay muli tayong pinagbigyan, gaya na sabi namin sa inyo, hindi tayo susuko sapagkat ito na po yung ating kinalakhan at ito na po yung ating alam na hanap buhay. Kaya naman sinisikap muli nating makabangon. Ngayon, nawa itong ating ginagawa ay magkaroon na po ng magandang resulta at magkaroon tayo ng pakinabang. Pagdating po ng ilang buwan ay maipapakita na namin sa inyo kung gaano po ang maya harvest namin dito. Bago po natin tapusin itong ating paglalahad sa araw na ito ng ating procedure ng pagbabalo mula sa ating area na ito na siyang ikinorder natin sa last day. Sana nakita po ninyo kung paano natin ito ginagasan. Meron lamang po akong gustong linawin doon sa ating mga driver na nagtatanong sa atin kung saan ay pinakita na natin sa inyo yung kasagutan. Pinakita po sa atin na pwede ito po bang maghugas ng 29 to 32 days. Ang isasagot po natin dyan ay hindi. Hindi po dapat maghugas ng 29 to 32 days. Sapagkat ang 29 to 32 days ang siyang pinakamaselang bahagi ng ating bulaklak kung saan po ang lahat ng bulaklak natin ay kasalukuyang pong nakabuka. Kung makikita po ninyo, nakabuka po at kabanguhan po ng ating mangga. Kung makikita nyo sino mang kumpanya ng anumang uri ng gamot, wala pong magre-recommend sa inyo. O sino mang chemist, walang magre-recommend sa inyo na mag-spray kayo ng 28 to 32 days. Yan po ang pinakamasinang bahagi ng ating mangga. Kasalukuyan siya nag-develop na magkaroon siya ng putin. Kaya kung i-sprayan nyo po yung mangga ninyo ng 28 or 30, hanggang 32 days, kayo na po mismo ang papatay sa mga butil ng inyong mga bulaklak. Opot bagamat, mapapatay ninyo ang mga insekto. Malilinis po ninyo. Maaring sa panahong yun, nariyan na po yung insekto, ay mapapatay ninyo. Subalit wala na rin po kayong aasahang bunga pagdating ng araw na yun. Kaya ang pinakamaganda po na payo namin sa inyo, siguraduhin ninyo na sa araw po ng inyong pagpapabaon, lahat ng nalalaman ninyong mainam na anumang insecticide, pesticide, fungicide na sa karanasan ninyo ay inyo na pong nagamit na aplikable sa inyong area, sapagkat iba-iba tayo ng panahon. Saan man kayong lugar, magkakaiba tayo ng lugar, may panahon tayong sinusunod. Subalit ang edad po ng bulaklak ay iisa lamang. Iisa lamang ang edad ng bulaklak mula inducer hanggang sa ating paghuhugas, hanggang sa fruit development ng mangga. Magkakamukha lamang po yan. Ang pagkakaiba lamang po yan, may konting habol-habol na sanhi po ng inyong potassium na maaaring hindi parehas ang agat ng potassium. Subalit ang majority na itong mangga ay isa lamang. Pare-parehas po tayo, may edad yan. Kaya naman sa panahong yun, ay kabawal-bawalan po natin na kayo ay mag-apply ng anumang uri na insecticide, pesticide, or fungicide sa araw ng 28 to 32 days. Maliban, may tinatawag tayong emergency shot na kayo'y nagkamali ng pasok ng inyong pagpapabaon. Maaaring ang iba sa inyo, mahinahangad na maging maaga.
sapagkat ang hinahabol po ninyo ay yung pinaka unang panikel. Kanya-kanya po kasi tayo ng karanasan. Maaaring meron sa inyo na nagpabaon ng 23 days. Totoo po yan. Pwede kayong magpabaon ng 23 days sa panahon ng wet season. Sapagkat una, ang wet season, maaga pong lumalabas ang bulaklak. Maaga siya nag-develop. Kaya maaaring sa loob ng 23 days, magkakaroon na po ng development yung pinakaunang panikin ng ating bulaklak. Na kung saan, at yun ay dapat ninyo, ay sasabihin na natin, magandang patuloy na po ng bulaklak. Subalit, may time naman ng dry season. Sa dry season, hanggat maaari, paabutin nyo po ng 25 hanggang 27 days ang inyong bulaklak bago ninyo pabaunan, sapagkat nariyan na po ang talakitik o ngusong kabayo na tinatawag natin na siyang pupuksa naman sa ating mga mangga. Malakas ang atake ng ngusong kabayo sa araw ng tag-araw, sa panahon ng tag-araw. Diyan po malakas ang pag-atake ng ngusong kabayo. Maaaring yan ay alam na po ng marami sa inyo. Kaya naman, hanggat maaari po sana, alam naman natin hindi na ganun kadalas ang pag-ulan, at makikita ninyo na pwede ninyong paabutin ng 27 days ang inyong bulaklak bago aplayan ang pabaon. Noon po ninyo kayo mag-procedure ng pabaon. Then aabot po yan ng 34 days. Malinis pa ang inyong bulaklak. Kung makikita nyo na maganda ang development ng inyong butil, pwede nyo na pong aplayan ng hugas ng 34. Yung pong bibiglain, low dosage lamang, para nang nun hindi maantala ang development ng inyong mga butil. After ng 34 days na makapag-apply kayo ng una ninyong paghuhugas, gaya ng sabi ko sa inyo, mild lang, shower lang, then applyan nyo po ng 40 to 42 days, nun nyo po linisin ng todo ang inyong bulaklak, at guaranteed sa inyo ang lahat ng matitirang ng butil ng inyong mangga, yun na po ang babalutan ninyo. Hindi ko po binabalik kung sino man ang nagtuturo ng 29 to 32 days. Kanya-kanya po tayong pamamaraan, hindi ko po yung binabalik. Ayon lamang sa aming karanasan, ginawa na namin yan, walang mangyayari sa mangga nyo pag ginawa nyo po yan. Tandaan po ninyo, kami nag-share sa inyo, hindi namin kayo magdala kung sino man kayo. Nag-share namin ito, mga mangga na walang nangyayari, hindi na pakinabangan dahil natatakot na mamuhunan ng iba dahil hindi po alam ang gagawin. Ngayon narito kami, naglilingkod sa inyo, wala kami hinihingi ng kahit ano. Ang gusto lamang namin ay makatulong sa ganitong pamamaraan. Masaya kami na malaman na ang ilang subscriber natin ay nagtutuwa sa ginagawa natin, sapagkat kahit papano ay nakapagbibigay tayo sa kanila ng inspirasyon na ipagpatuloy nila ang pag-aalaga ng ating mga mangga. Mahal po natin ang ganitong hanap buhay, kaya bagamat dito marami na kaming karanasan na nangyari sa aming buhay at pamumuhay, hindi kami titigil, hindi kami susuko, ipagpapatuloy namin ito. Bago po tapusin, gusto ko sana i-shout out ang aking may bahay. Nandyan lamang po siya, kasama po namin sa area na to. Pinakita ko po sa kanya ang area na to. Kasama ko rin ang aking mother. Andyan, nagbabalot po. Pakikita namin sa inyo. Iwa-one shot namin para makita nyo. At mismo pong nagko-cover sa akin ngayon ang aking unik na iha. Yung nakita nyo, naliligo sa sapa ang aking unik na iho. Dalawa lamang po ang aking anak. Yan ang aking mga inspirasyon. Kaya naman, sana magkasama-sama ulit tayo sa mga susunod pang araw. At shout out na rin po kay Kuya Perdi, balik na kayo ng Gapan, kailangan na namin kayo, sapagkat marami na tayong pangangailangan sa ating mangga. At ito'y ginagawa po natin ang paraan, sapagkat nais natin magkaroon tayo ng magandang resulta at muli tayong makabangon sa pagkakalubog natin sa anhi ng bagyong Ulysses. Sana'y sa dulo kumita pa rin po tayo at maging masaya pa rin yung ating ginagawa. Muli, salamat po sa inyo. Don't forget to subscribe my page, mga ka-brother and sister. And like nyo po ako para lang nyan ng konting healing ko at pakisuyo sa inyo. More power to all of you, and God bless. Good day.